Plato pa ba o okay na po ang magsulat? Isabihin ko na lang po. So, kapag natural death po, ang requirements po niyan, yung claim form. Siyempre, makukuha po yan dito sa office, yung claim form. Tapos, death certificate. Natural death po yan, ha? Ayan. So, statement of account or ledger po. O dito rin sa kung makukuha yan. Yes. Sa cashier. Okay. Xerox po ng policy. Kahit Xerox lang po, huwag na yung original. Then, yung valid ID po ng beneficiary. Ayan. Ano yung number po din, sir? Pag po yun. Death certificate. Yung claim form, tsaka yung statement of account, manggagalit po yun dito sa office. Loob. Oh. Siyempre po, yung valid ID ng beneficiary. Yan. So, bali, dito po, kapag beneficiary po ang pinag-uusapan, dapat yung mga malapit po na kamag-anak. Kung wala po yung talagang yung asawa or anak. Kapatid. Basta nasa legal po. Hindi po kasi pwede yung mga live-in partner, ganyan, mga boyfriend, mga ganyan po. Hindi po natin ina-accept po yun. So dapat yung mga nearest po or nearer na relatives po, yun dapat natin. Sir. Yes. Paano kung nakalagay doon sa ano niya, legal partner, yun talaga yung may anak mo. Hindi po, hanapin pa rin po kasi yung certificate po nun eh. Kung paano kayo naging, yung legal po talaga ang pag-usap. Sa form, di ba, may beneficiary nilagay? Yes. What if yung beneficiary wala na doon? I-change po ba? Pwede. Change po. Kung... For example, yung nasa beneficiary part pero hindi siya maka-claim kasi nasa malayo, yung second lang na pwede po 'yan basta pero hindi yung... na state sa beneficiary sa ano basta okay ang mahalaga po malapit po silang magkamag-anak okay. At saka katunayan na magkamag-anak at sila. Okay, so doon na po tayo sa accidental death muna tayo. So, siyempre yun po, accomplice claim form, death certificate. Makikita po kasi doon kung ano po yung cause of death niya eh. Okay, so, police accident or autopsy report. Statement of account. Xerox po ng policy. Valid ID ng beneficiary. Question? Yes. What if ma-declare talaga na missing ang tao? Ayan po. Bali may tanong na po kasi si Ma'am Tata. Kasi yung husband niyo. Yung husband niyo po yun. Ngayon po, ang case po na yan is, sabi po, is kailangan malampasan niya, makaabot po siya ng 5 years. Oh. Bago ma-declare na missing talaga. Napatay. Ano po? 5 years. 5 years. Tapos, kung halimbawa naman po, pwede siya ay gagawan po ng death certificate. Oh, sa galing sa agency or sa company. Opo. Magbibigay kasi yung company namin ng parang kung ano talaga sila, missing talaga sila, magbibigay sila sa amin ng ano, letter. Para certificate. Pwede na yon. Okay. May suggestion po siya. Pagdating po sa ganyan case, medyo komplikado yan eh. Ang government po natin, meron silang batayan dyan ng pamantasan sa pag-iisyo niya. Hindi po kasi pwedeng sinisya kahit kanino na delivery lang nawawala. Kasi pwede kasi maging way yan para lahat ng taong kriminal, sabihin na lang nawawala sa ganyan ng gawin natin. Pwede i-declare lang, madaling proseso, mahirap yung proseso yan eh. Gaya nyo, talagang siyempre, kakalungkot po man nating pag-usapan. Pero talagang bakit i-declare na 5 years? Yung po accepted na po yun, acceptable na po yun sa gobyerno natin. Sila mismo, ahensya kung saan nakukuhanin yung forms, hindi man manggaling sa kanilang kumpanya, pinag-uusapan po kasi private yun. Pero yung pinanggalingan yung government, sila mismo.